Makikita rin natin sa ating forecast track na sa pagkilos niya patungo dito sa West Philippine Sea ay may posibleng looping or pagliko at posibleng magkaroon tayo ng we're not ruling out the possibility na posibleng muli itong pumasok sa ating area of responsibility. Paano yan, sir? Pag bumalik siya, ano ba yung lakas o tindi ng epekto nito? Ganun din ba tulad nung itong ang naranasan natin the past weeks? Well, ang nakikita po kasi natin, once na kung mangyari man na tuloy itong pumasok ulit sa ating area of responsibility, sa mga susunod na araw kasi may bababa tayong front. So, tatama po yun sa tinatawag nating front at doon ang yun isang magiging reason kung bakit hihina ito. So, ganun pa man, we're not ruling out din yung posibilidad na baka bago pa siya tumama sa front ay medyo dumikit uli siya dito nga sa kandurang bahagi ng Northern Luzon. So, patuloy tayo magbibigay na update sa pamamagitan ng mga Tropical Cyclone Bulletin or Tropical Cyclone Advisory sa mga susunod na araw. Ito sinasabi niyo, sir, na pagbalik nga o yung pag-U-turn, kumbaga, sa Philippine Area of Responsibility, kailan to tinataya na babalik, kumbaga? Well, kung makapansin natin dito sa ating forecast track, no, by Wednesday, nandito pa siya sa labas ng ating PAR. So, posibleng bago sa magtapos ang susunod na linggo, yung inaasahan nating re-entry dito nga sa northwest boundary ng park. Sinasabi niya yan, sir, October 30, yes, magiging maulan ang ating undas? Hindi pa naman. October 30, nandito pa rin siya sa bahagi ito ng West Philippine Sea. Kung pumasok man siya ng, for example, November 1 at 2, depende sa magiging actual na location. Kung magiging mabilis ang pagpasok at pagdilit niya dito sa kalupaan ng ating bansa, possibly dito sa kanurang bahagi ng Northern Central Luzon, by that time, yun yung mga lugar na potential na ulanin sa darating na undas. Yung kanurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Pero we're fearing din po na meron nga raw po pa rin kayong binabantayan pagsama ng panahon dito sa labas pa ng ating park. Tama, dalawang weather system yung binabantayan natin. Isang low pressure area. Nasa line 2,520 kilometers silangan ng Visayas. At meron din isang tropical depression na, no? Sa line naman na 2,440 kilometers silangan ng Visayas. So ano nga binasa nating scenario? Itong low pressure area, posibleng matunaw. Ito naman tropical depression, posibleng pumasok ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Gano'ng kalakas yan, sir? Yung tinatayang lakas po na dala po niyang tropical depression ito? Ang projection natin, once pumasok ng park, posibleng umabot po ito ng tropical storm category. So, bahit ang unang senaryong inaasahan natin, posible itong lumapit sa Northern Luzon area sa mga darating na araw. Ang pangalawang senaryo naman, nasa loob ng park, lumiko at lumabas ulit ng northern boundary ng ating air responsibility. So, sa ngayon pa lang, no, inaabisa natin yung mga kababayan natin, bukod sa pagantabay sa update natin si Christine, antabayanan din yung mga susunod nating update regarding this tropical depression outside the park. Pag pumasok ito ng park, bibigyan natin ito local name na Leo. Leo. Tama. Mga kailan to yung tansya niyo, sir, na papasok po and saan po mostly bahagi ng bansa po mararanasan? Well, ang initial tansya natin is posibleng ngayong darating na weekend pumasok ng par or maybe as early as the following week. Yung unang araw ng susunod na linggo. Basta is either within this coming weekend or the early part of next week. And then, yun nga, dalawang scenario. Either pumilos siya patungo sa Northern Luzon area sa mga susunod na araw by next week na yon, or lumiko, mag-recur, then lumabas naman ng northern boundary ng park. So, yung scenario yun, kailangan na updated yung mga kababayan natin, lalong na alam natin na pagdating ng unang araw ng Nobyembre, yung mga kababayan po natin, ay dadalawin ng puntod na kanilang mga manor po.